usapang rayuma sa tuhod. So, medyo madami kasi akong nakitang mga pasyente this weekend and last week also. Ang pangakomplain nila is kapag tinawag ko na sila at sila na yung check-up-in ko. So, dahil matagal sila nakaupo, ayan, nahirapan silang tumayo. Kaya sabi ko, ang tagal naman ng pasyente. Tinawag na ng sekretarya, eh hindi pa dumadating. Yun pala, dahil sa matagal na pagkakaupo, ayun, nahirapan silang tumayo, and then, nahirapan silang ihakbang. Kasi nga, naninigas yung kanilang dugtungan ng tuhod. So, meron silang stiffness na tinatawag. So, at the same time, pag medyo minalas-malas pa, pag nilakad nila ito, makirot, may pain na sinasabi natin. So, medyo bothering yung ganong klaseng sintomas. Hindi ito komportable, di ba? Hindi ka makagawa ng mga pwede mong gawin sa bahay. Hindi ka makaakyat baba ng hagdan. Di ba? Hindi ka makadampot kung ano yung pupulutin mo sa sahig. Kasi hindi masakit yung tuhod mo nga. Di ba? At hindi makapag-mauling. Minsan, eh, sige, mag-maul kayo, umikot kayo. Dito lang ako sa tabi. Balikan nyo ako pag tapos na kayo. So, ito yung mga nararamdaman ng mga ating mga pasyente. So, ano-ano nga ba yung pwede nating gawing remedyo para kahit pa paano mabawasan ang rayuma sa tuhod? Ang ating tuhod kasi ay medyo complex yan na dugtungan. So, yung ating long bone, yung tinatawag nating femur, ay magjo-join sa ating tibia. And then, meron niyang mga kneecap. Tapos, bukod sa kneecap, may mga ligament yan sa gilid. So, may mga litid na tinatawag tayo sa gilid niya. Sa harap, sa likod, may litid yan para matibay yung dugtungan ng ating tuhod. So, may kneecap yan. And then, yung pagkakadugtong niya, may lining yan na makinis. Tapos, sa loob niyan, ay may fluid para madulas yung dugtungan at hindi sila naglalapat talaga. So, makinis yan. So, walang pain, maganda yung galaw ng tuhod. Diba? Kahit anong gawin mo, talagang suabe yung galaw. So, wala kang mararamdamang any pain, walang stiffness, at pag ginalaw mo yung tuhod, walang tunog or crepitus. Pero, katagalan, ay nagkakaroon ng tinatawag nating OA. Hindi namang OA na overacting, kundi OA is osteoarthritis. So, Doc, dahil ba sa pagkain yan, kaya nagkaka-osteoarthritis? So, ang number one po niyan talaga is degenerative changes. So, nagkakaedad. So, habang nagkakaedad, eh, nababawasan yung cartilage, yung makinis na yan. And tumutubo yung mga tusok-tusok. So, katagalan, ito na yung tinatawag ng osteoarthritis. So, nagkakaroon ng degenerative changes. So, gawa ng edad. No? So, kaya sabi ng pasyente, Dok, mahirap pa lang nagkakaedad. Dumadami ang mga nararamdaman. So, parte po ang osteoarthritis sa pag-edad. So, yan po yung number one na dahilan kung bakit may osteoarthritis. Kumbaga, yung tuhod po natin, eh ito yung mga shock absorber. Ito yung nakadikit sa gulong ng mga kotse. So, habang tumatagal, di ba, nasisira yung shock absorber at umiingay na. May kalampag na pag pinapandar mo yung sakyan mo. So, ito yung tinatawag na rayuma. Pag nililiko mo, may tunog. Pag nalubak, matunog. Kahit maganda yung daan, parang bako-bako pa rin at maingay yung pang-ilalim ng kotse. So, pagka ganyan, ito yung arthritis. Pati kotse mo, may arthritis na rin. Pangalawa, ay nakukuha ito sa sobrang gamit ng ating tuhod. So, kadalasan ito sa mga athletic individual o yung sobrang sipag sa trabaho. Sa sobrang sipag, at lalo na kung ang ginagawa nila yung talaga nagbubuhat ng mabigat, yung tumatalon-talon tulad ng mga athlete natin,
yung mga basketball player at kung ano pang ginagawa, yung mga tumatakbo. So, pag high impact sports, yan, na nadadaganan yung joint, di ba? So, kalaunan, pag medyo mahina-hina ang pyesa mo, numinipis yan, nagtatama at sumasakit na. So, isa din yan, pangalawa yan sa pinaka-common na dahilan kung bakit nagkaka-arthritis. So, ano ba ang remedyo, Doc? Paano ba yan mababawasan? Kasi, hindi na ako makagala, hindi na ako makapasyal. At sa umaga pa lang, nahihirapan na ako maglakad. So, yung isang ang pasyente ko, galing sa pagkakaupo sa tricycle, eh hindi na makababa ng tricycle kasi matigas na, no? Nagkakaroon ng stiffness yung kanilang tuhod. Matagal bago makababa ng sasakyan. So, ang advice natin dyan is, number one, exercise. Eto, hindi na nga makagalaw, exercise pa. So, i-avoid lang po yung high impact exercise. So, ang exercise ng ating tuhod ay para palakasin yung litid, palakasin yung mga muscles, para kahit papano, kaya ng tuhod ninyo dalhin kayo. So, ang pinakamagandang aerobic exercise sa ating tuhod ay bisikleta. So, cycling. So, kung kaya po ninyo, kung marunong kayo magbisikleta, eh, isa ito sa magandang exercise sa ating mga tuhod. Hindi po masyadong nagagamit yung nagdidikit ang tuhod at hindi siya binubugbog yung tuhod natin pag tayo'y nagbibisikleta. Kung ayaw nyo naman ninyong lumabas dahil napakainit ng panahon, eh, pwede na yung stationary bike. O kaya, cycling in place. Di ba? Pwede kayong magsikad-sikad na lang kayo habang nakaupo. Practice po yun. And, pwede rin yung swimming. So, since summer na nga, so mag-swimming, isa ito na ibababad ninyo sa mainit na tubig. So, pumunta na sa Laguna, sa Calamba, maraming hot springs doon. So, pwede kayong magbabad doon. Kung nalalayuan kayo, eh, lagyan ng mainit na tubig yung batya. So, sa batya na lang tayo maglublob para mawala yung sakit ng ating mga tuhod. So, pangalawa, pwede kayong maglagay ng tinatawag na yung garterize o yung rubberize na pang-ipit. Di ba? Nakikita ninyo yung mga sinusuot ng ating mga naglalaro ng mga basketball, volleyball, naglalagay sila ng mga knee pads, naglalagay sila ng mga pang-compress sa tuhod, yung rubber na kulay black. So, pwede rin po ninyo, nakakatulong pa rin to kahit papano na medyo makagalaw at maipsan yung pain. At syempre, meron ding mga pinapahid, yung mga capsaicin cream, yung mga Bengay, di ba? So, pwede po yan. Yung anything na pwedeng pamahid, mga menthol o capsaicin cream, salompas, nakakatulong po yan. And pwede rin yung mga pain reliever, yung mga COX-2 inhibitors, salicoxib, etoricoxib. So, ito mga bagay po na tableta na ito, eh, pwedeng makatulong. Iinom lang kayo ng 3 or 5 araw na tag-isa, kahit papano maiibsan yung pananakit at nakakagalaw-galaw kayo. And syempre, may mga supplement na tinitake yung ating mga pasyente. And marami sa ating pasyente pinapakita yung kanilang mga supplement. Sabi, Doc, ito ba pwede sa akin? So pagtingin ko, para po ito sa Rayuma. Ang nakasulat po dun eh, glucosamine plus chondroitin. So, napaka-sikat. So, famous po ang glucosamine at chondroitin sa Rayuma. Kasi napakadami pong umiinom ng glucosamine at chondroitin. Kasi ganun eh, pag talagang masakit na yung tuhod mo, kahit ano pang supplement iti-take mo, para lang makalakad, para lang maging komportable. And may mga pag-aaral na po, although hindi ganun kalaking studies, pero meron pa rin silang na-collect na mga randomized controlled trials and meta-analysis na nagsasabi na kahit papano, nakakatulong ng 10-20% ang glucosamine plus chondroitin. Nakakatulong siya in a sense na number one, nababawasan yung pain. Number two, yung function ng tuhod mo, mas nakakagawa ka kung anong gusto mong gawin. Number three, nababawasan yung stiffness o paninigas ng tuhod. So yung tatlong bagay na yun po, pag nabawasan kayo ng 10-20%, malaking bagay na yun sa ating mga pasyente. So, pwede nyo pong subukan.
isangguni ninyo sa doktor ninyo at itanong, "Dok, safe ba to? Okay ba to sa akin?" Pero ayon sa pag-aaral, safe naman po ang glucosamine at chondroitin at sabi ko nga, nakakatulong po siya para maibsan kahit papano ang pananakit ng inyong tuhod. So again, hopefully magkaroon pa tayo ng maraming video sa arthritis. So kapag may tanong medical o may nararamdamang medical ang tanong ng bayan, what to do, Dr. Jay?